Good morning po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Isang magandang umaga na naman, panibagong trabaho sa araw na to. Pero ngayon, iba naman ang gagawin natin. Hindi naman aircon. So, ito, cortina. Itong nakikita nyo sa aking likuran. Yan. So, yung nandun sa kabila, ayan, nalaglag. So, nasira siya. Nasira yung nakakabita na rod na yung mga screw. So, nirepair ko muna. Tapos nilagyan ng silicone yung sa may kisame para maganda yung kakapitan ng pinakarad niya pag in-screw. So, itong isa ganito yung forma niya. Pakita ko sa inyo, guys. I'm walking alone. Ganito guys yung pinaka ano niya. Kung nakikita nyo yung rod na puti dyan sa loob, sa taas yan. Dyan nakasabit yung pinaka hanger nung cortina. Ayan. So dito ko naman ilalagay itong isa. Pero mas maano to, mas malaki. Ano siguro to, 3 meters yung haba nung cortina. Ayan dito sa taas na to. Ayan, medyo malayo siya dito sa unang cortina na puti. So, mayroon pa siyang pangalawa na cortina. Ayan, yan yung ikakabit ko dito, guys. Dahil ngayon, wala ang ating handyman. So, tayo muna ang magtatrabaho ng cortina. So, all around na tayo ngayon, guys. Kahit anong trabaho, iuutos sa atin kasi kulang nga yung ating tao. So, yun, guys, kabit na muna natin para may matapos ng trabaho ngayong araw. Ito pala, papalitan ko to. Ito yung lalagyan ng screw na nakakabit dun sa pinaka-ceiling. Yan yung papalitan ko kasi mga nasira na. Tara guys, palitan natin para okay na okay. Para ito guys, bali yung sabitan niya, itong lagayan ng screw. So itinutulak lang siya rito, nakaipit siya dyan. Ayan, labas na siya. So paglalagyan natin, ganoon din yung ano niya, yung pwesto, pag ganyan din siya. Tutulak mo lang dito, kailangan nakasabit masyado para naka ano siya, para matibay. Ayan. So palitan ko muna kasi itong iba na ano na siya, na punit na, ayan, dito lalagay yung screw, ayan na ano siya. Ito yung natanggal. Ayan, saka itong isa. So, dapat ano lang siya, yung screw lang yung papasok dyan. Ayan, nakikita nyo, malaki na yung butas. So, hindi na pwedeng lagyan ng screw. Guys, kabit na natin. Para itong rod. Kabitan ng cortina. Tara, let's.
guys, nakakabit na yung pinaka rod niya, pinaka korte, yung pinaka railings, ayan. Hanggang dun. So medyo mahaba nga siya. So ngayon, isabit na natin yung kortina. So ayan, may mga screw lang siya. Hindi to kagaya ng ibang rod ng kortina na nakasabit. Mas matibay yun. Ito kasi naka-screw lang siya eh. Hindi ganun katibay pero matagal din. Hindi rin basta-basta na sisira. Huwag lang bibitinan. So ayan, nagkabit ko na yung kortina guys. Meron siyang pang sabit. Ayan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Medyo mabigat siya guys, hindi kakayanin ng kapatid natin ang mga girls dyan. Kailangan lalaki o kaya kung babae naman, kailangan dalawa, may katulong kayo. Kasi pag mag-isa lang kayo, bigat siya. Kailangan mga boys ang magkakabit. Ayan, ayos itong isa. O itong isa naman. So, ayan na siya guys. Ayos na. Nakakabit na. Ayan, pag gusto ng guest na buksan siya, so, ilahin lang. Ayan. Dito rin sa kabila. Tapos dito naman sa may glass, meron siyang manipis lang. Ayan. Yun yung pinaka-kortina nila rito. Ayan, saradong-sarado na. Ano siya guys, mataas siya, mga ano siya. 2.5 meters siguro yung taas niya. Ayan. Hanggang sa sahig siya eh. Ayan yung sakto niya. Na 7 feet.
So, ayan po guys, ganun lang kasimple magkabit ng kortina. Ayan, pagka mga ganitong design. So, madali lang siya kasi sinasabit lang eh. Kasi iba-iba naman design ng mga kortina na ano natin eh, na nagagamit. Merong kortina na yung hinihila lang sa tigkabilang gilid, tapos ano na siya, bubukas, sasara na siya. So, ito, ganito lang, simple lang yung ano niya, yung sabitan niya. Kaya medyo madali. So, ayun po guys, hopefully may natutunan kayo sa pagkakabit ng kortina. So, yan muna ang ating vlog for today. Ingat and God bless. Maraming maraming salamat po.